Tanim balas scam sa NAIA. Nauulit na naman ba? Ayon nga kasi sa report ng GMA, mayroong mag-asawang babiyahing Thailand na kitaan daw ng bala sa kanilang bag. Paliwanag naman ng babae ay mayroon silang lisensya para sa kanilang baril. Ngunit ang bala na natagpuan sa kanilang bag ay naka-plastic at hindi tugma para sa kanilang baril. At hindi nga daw sila gumagamit ng ganitong klaseng bala. Eh sino nga naman daw kasi ang engot na magdadala ng bala na naka-plastic pa? Kaya nga nasa labas ng airport ang transaksyon ng tanimbala para pagdating sa machine, positive talaga. Back to super balot tayo ng mga suitcases natin pag-alis natin dyan sa Pinas. Bagong Pilipinas, bagong tanimbala. Pag may nahuli ulit at may sumunod na naman, yan na. Pumabalik na naman ang sindikato sa NAIA na tanimbalagang. Naku, walang pasahero na magdadala ng bala. Alam ng mga yan na biyahero na bawal yung bala sa airport. Sa kanila yun para mamera na naman. Ayay, balik na naman po ng tanimbala. Lord, ano ba nangyayari dito sa ating bansa? Hindi na tayo safe, tanimbala na naman. Bumalik na nga ang Dilawan style. Ibahin nyo naman para hindi kayo katawa-tawa. Kaya balik Duterte admin na tayo para linisin ang mga kalat nila. At para nga sa confirmation, is tanimbala back? Woman stopped at NAIA for bullet in bag. At kahapon lang ito na publish, March 14. The Office for Transportation Security or OTS on Thursday allayed fears that tanimbala or bullet planting scheme at the Ninoy Aquino International Airport returned after a bullet was allegedly found inside the luggage of a Thailand-bound Filipino couple. Passenger Charity Imam posted a video of her experience on social media wherein NAIA security officers screened her luggage after a bullet enclosed inside a clear plastic bag was allegedly detected inside. At para nga sa buong detalye, narito ang buong reaksyon at pahayag ng magaling na influencer na si Mr. Will Talker. Narito ang full video, panoorin natin. Ito na, nasa exciting part na tayo. Dumako naman tayo sa NAIA kung saan pinangangambahan din daw na bumalik ang dating modus doon na tanimbala na nakita numano ng bala sa bag. Munti ka na maunsami ang biyahe pa Thailand. Sa final security check, tinawag raw siya ng mga otoridad. Magkaiba po yung bala. Tsaka sabi ko hindi pa ako gumagamit ng ganyang klaseng bala. Tatanong, naka-civilian sila. May bumabangga sa akin. Nilapitan ko yung asawa. Balik na naman nga ba ang mga insidente ng tanimbala? Okay, kasi meron po kaming meron po kaming license. At the same time, sinong sirang ulong gun owner ang magdadala sa loob ng airport na naka-plastic pa yung bala? Anong gagawin ko doon? Sa kabila niyan, hindi na raw magsasagawa ng investigasyon ng OTS sa insidente at hindi na rin kinasuhan ang mag-asawa. Hindi pro people. Hindi pro people. 'Di ba? Kasi yung mga ganyang the way sumagot, dilawan . Pansinin niyo si Noynoy, 'di ba? Paano kung walang hangin? Imagine niyo, instead na paimbestigahan na lang nung personnel sa NAIA, 'di ba? Kasalanan pa. 'Di ba? Kasalanan pa nung nagreklamo pa, well. 'Di ba dapat pro people kayo? Pag may nagreklamo, dapat imbestigahan nyo yung sa loob ng NAIA. Hindi yung magbibigay pa kayo ng rason kasi ganito, kasi ganyan. Nako, di ba? Imagine nyo mga lods, pansin nyo ba? Nung wala na si Duterte, grabe ang daming issue sa NAIA. Yung lunok pera, di ba? Yung lunok pera, grabe. Now, panindigan, di ba? Panindigan ngayon yung slogan na Bagong Pilipinas. Diyan mapapanindigan. Dapat hindi ganyan. Kasi baka ang tatatak sa mga tao, no? Bagong Pilipinas na sinasabi nila baka lumang Pilipinas kasi nagsibalikan . Tanimbala, problema sa NAIA. Eh natatawa lang ako kasi may iba pang nag-reason out na parang sinet up daw yung mga nangyayari sa NAIA.
para siraan ang admin na to. Alam nyo, wag na magpalusot. Imbestiga na lang, ayusin. Diba? Kasi airport natin yan eh. Wala namang may gustong maging pangit ang reputasyon ng airport natin. E masayang-masaya na nga tayo na, no? Dati nakapasok sa top 10 most improved airport, no? Ang airport natin. Tapos ngayon, bumalik sa ganyan. Sabi niya, ni hindi nga nababahala ang Central Bank dahil fastest growing economy ang Pilipinas sa Asia. Gusto lang nila mabawasan ang iniwang utang ng tatay mo dahil malaki ang tubo. Okay, usapang utang tayo. Alam nyo, lahat naman ng administrasyon may utang. And nag-research ako, mag-research tayo kasi para hindi tayo tawaging fake news, di ba? Kasi ang ibinabato nila is grabe daw, ang laki daw ng utang, no, mga sabi nila mga 13 trillion daw ang iniwang utang ng Duterte administration, no, pagbaba sa pwesto ni Tatay Digong. Now, which is a total na po iyon, di ba, sa mga past admin. Hindi talaga 12 or 13 trillion, no, ang inutang, di ba, ng Duterte administration sa kanyang term. Mag-research-research tayo. Duterte leaves 6.8 trillion fresh debts to Marcos. So, ito ang iniwang debts, fresh debts, no, or utang ng Duterte admin sa Marcos administration. Former President Duterte borrowed 6.8 trillion in total during his 6 terms. Oh, ha? 6.8 lang. 6 terms in Malacañang, driven mainly by his administration's borrowing spree at the time of the pandemic, data from the Bureau of Treasury showed. From a government debt of 5.9 trillion when former President Duterte took office in June 26, debt jumped by more than double to 12.7 trillion when he stepped out of the palace last June 30. So meaning pagpasok ni Duterte may natirang utang ang Pilipinas na 5.9. Plus, nung nanungkulan na si Duterte, 6.8. Kaya tama, no? Yung iniwang utang plus yung inutang ni Tatay Digong, ang total, 12.7 trillion, which is hindi lahat yan sa Duterte administration. Mag-fact check tayo. Ang tanong, ito na naman, no? Ang tanong, justifiable ba ang malaking amount na inutang ni Tatay Digong sa term niya? Yes na yes. Imaginin mo, ang daming infrastructure na natapos. Kitang-kita naman, ang daming proyekto na tinapos. Partida, pandemic pa yan. So, di ba, reasonable? Bakit lumobo ang utang, no, sa Duterte admin? Kasi nga, may pandemic. No? Kailangan ng ayuda, di ba? Kailangan ng assistance ng mga Pilipino. May mga para sa vaccine or para sa health pa. Kaya nakakatawa yung binabato nila na 13 trillion daw ang iniwang utang, di ba, ni former President Duterte. Mag-research kayo! Mag-research tayo! Di ba? Huwag tayo agad mag-jump into conclusion. A total na yun eh. Pero yun na nga, di ba? Kasi ako, hindi naman ako against dyan sa mangungutang ang Pilipinas, di ba? Okay yun. Para naman yan sa mga Pilipino, kung para talaga sa mga Pilipino. Di ba? Okay mangungutang kung nakikita mo yung progress ng bansa. Pero kung mangungutang para sa ayuda, di ba? Tingnan nyo yung ginawa ng Kongreso. Isiningit pa nila yung 500 billion. Ang laki-laking pera nun. Saan yung gagamitin? Ano ang masasabi ninyo mga kasweet sa posibleng tanimbala na naman ay mangyari sa Marcos administration? Kapag nagkataon ito, ay sino pa ang pupunta sa ating mga turista? Matatakot sila.
kaya't PBBM, sana'y aksyonan mo ito. Ano ang inyong masasabi? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.